Hello mga ka-wealthy, mga ka-savers! Today in this video is pag-uusapan naman natin about finances. Kung isang OFW ka, no? Kailangan financially literate po tayo na matuto tayo mag-invest, matuto tayo mag-ipon, matuto tayo na malalaman kung paano ba natin ititipid ang pera natin. Okay, today in this video is i-share ko sa inyo kung ano ang proper investment, mga tamang facilities, no? Okay, kung hindi ka marunong about business, kasi kung mahilig ka sa business, maganda din na mag-business tayo, no? Mag-business habang nandito tayo, habang nagtatrabaho tayo, at target natin 2 years, contract natin dito. For me, sa akin, yung 2 years contract is hindi pa natin makita talaga yung paglalago, no? Lumalago yung pinaghirapan natin. Kung sa 2 years lang, is, anong tawag doon? Binibili mo lang ng bahay, no? So, hindi yan investment. Kasi yung bahay na tinitirhan mo, hindi yan investment. Ang ibig sabihin ng investment, bumabalik sa'yo ng pera at lumalago. Okay. So, in 2 years na pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa, hindi mo makikita yung improvement mo about finances. Okay. Siyempre, dagdagan natin ang another 2 years na naman ulit. Pero, dapat lang na may goals ka at may target, may timeline, no? So, may mga video ako dyan about sa kailangan may timeline ka, may target ka, kung bakit ka dito nag-stay, no? O bakit ka bumabalik sa ibang bansa. Okay, kung mahilig ka mag-business, mas maganda. Pero kung hindi ka mahilig mag-business din, suggest ko po sa'yo is pwede ka mag-invest sa mga property. No? So, kung magbili ka ng bahay, dapat irentahan mo siya, no? Para tumatakbo yung pera mo doon. So, parintahan mo yon. So, invest yon. Kung bumili ka ng lupa, so, gawin mo yung sakahan. Taniman mo ng mga gulay or hayop para next month, pwede mo siyang ibenta. So, investment yan. May property din ng mga real estate, no? Mga kundo. Dandahanan mo siya pagbabayad, pero pinarerenta mo siya. So, kumikita ka. Pwede rin gawin sa mga paper asset, mga mutual funds, stock market, mga time deposit, pwede yan. Pero kailangan talaga, pag investment, kailangan mga 5 years, 10 years, 15 years, no? Mga long term yan na mga aspekto natin, no? Mga long term basta investment. Pero kung nag-iipon ka lang kasi gagamitin mo next year, gagamitin mo next month, huwag mo na lang ipasok yung pera mo doon. So, sa totoo naman, pwede ka naman mag-invest sa mga paper asset, mga mutual fund, no? 10,000 pesos every month. O magkano ba sahod natin ngayon? Sabihin natin 25,000. No, sige, sabihin natin pinakamaliit na yan, 25,000. Kunin mo yung 1,000, invest mo sa mga mutual fund, mga paper asset, no? Stock market, mutual fund. Maraming mga fund manager na sila na yung naghahawak dun sa pera mo at papalaguin mo in 5 years, 10 years, 15 years. So, kung ngayon, kung may plano ka mag-invest at may pinapalago ka ng pera, dito sa IMG is dinidiscuss namin about mutual fund, dinidiscuss namin paano mag-invest sa mga tamang investment. So guys, yun lang muna ang i-share ko sa inyo and about IMG, kung gusto mo mag-join, no? Mag-join dito sa amin na free ang pagtuturo namin about financial literacy seminar. Okay? So, you can add me in my Facebook account, Janie Vlogs, or you can email janielinarsha787@gmail.com, or you can leave your message below in this video. Most important, IMG helps you rise from poverty. Be part of the 10 million 2025 financial education movement. 10 million financially educated families by 2025. Now, may kasabihan, no family will be left behind. Pero,
Ikaw pa rin ang masusunod na sa inyo lahat ang desisyon. Kung gusto mong maging success at umangat sa buhay, be one of us as IMG. Now, invest your time, money, and your effort to become financially stress-free.